Yo, what's up everyone? It's your boy Jerry of Jacob Vlogs. Nagbabalik na naman sa isang panibagong video. Kumusta kayong lahat dyan? Naway nasa mabuti kayong kalagayan, especially right now na mayroong crisis tayo ngayon. So ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mapapabilis yung edits nyo gamit ang mga shortcuts. This is especially true kung gamit nyo is DaVinci Resolve. Kasi way back, I think a few months back, nag-upload ako ng video showing you how to download DaVinci Resolve, which is a free software na pwede nyong gamitin pang edit ng vlogs nyo or nag-i-edit ka ng mga videos, projects, or whatever videos you are editing right now. So magagamit nyo yung DaVinci Resolve kasi free siya, although meron din siyang paid version. Right now, yung mga shortcuts naman ang ating ipapakita para matulungan kayo, mapabilis yung mga edits nyo. However, kung gumagamit ka ng ibang NLE, for example, Premiere Pro, pwede mo rin itong gamitin kasi the concept is the same. Actually, ganito kasi yan. Nagsimula kasi ako sa Premiere Pro. With Premiere Pro, meron na akong mga shortcuts. For after kong mag-switch sa DaVinci Resolve, kailangan kong i-transition yung mga shortcuts ko from Premiere to DaVinci Resolve para yung bilis ko sa pag-e-edit hindi apektado. So without further ado, punta tayo sa DaVinci Resolve. So right now, andito tayo sa DaVinci Resolve. Actually, andito yung isang vlog ko na natapos ko na. So mute na lang natin para hindi masyadong distracting. So yung pinakaunang shortcut na gusto kong ibahagi is this one. The zoom in and the zoom out. Malaki ang gamit dito. Instead of clicking manually dito sa icon na to, yung timeline na size, pwede mong gamitin zoom in saka zoom out. Ang gagawin natin, punta tayo sa left upper corner ng ating DaVinci Resolve user interface. Tapos, punta tayo sa keyboard customization. Tapos, so yung zoom in ko, Z as in zebra. Tapos, ang zoom out ko naman is shift plus Z. So, zoom out. So, ang gagawin natin para makakreate ka ng shortcut na yan. So, I'm not necessarily saying na dapat mong kopyahin yung shortcut keys na ginawa ko. You can actually do your own shortcut keys. Pero, same pa rin yung action na gagamitin mo. Zoom in saka zoom out. Punta tayo sa all commands. Tapos, search natin zoom in. So, zoom in. Makikita nyo under view. Yan. Merong zoom in. So, para mapalitan yan, click nyo lang yung X, tapos palitan nyo yung shortcut keys. Depende sa gusto nyo. So, sa akin, it's Z. So, lagay natin Z. Tapos, after that, zoom out. So, again, dito rin sa zoom, makikita nyo, ang nilagay ko is shift Z. So, pwede mo rin yung palitan. After doing that, save mo lang para ma-save siya. So, sa akin naman, nakasave na siya. So, cancel ko na lang. So, yun yung unang shortcuts na talagang magagamit nyo. Zoom in saka zoom out. So, another shortcut na gusto kong ituro sa inyo is yung pagkakat ng clips. Kasi basically, ang pagkakat kasi ng clips, medyo mahirap siya. Especially kung mouse lang yung ginagamit mo. Mas mano-mano kasi siya. Kasi kailangan mong i-click yung blade tool. Ito. Tapos, cut ka. Cut. Tapos, para ma-erase, backspace. Tapos, kung gusto mong i-delete yung gap, pwede mong i-click yung gap dyan, tapos backspace para ma-delete siya. So, medyo time-consuming siya. So, merong mas madali dito. So, ang unang ituturo ko sa inyo, yung pagka-cut. Gagawin natin, punta tayo sa keyboard customization. Again, punta tayo sa all commands. Tapos, split clip. Yan. So, ang nilagay ko sa split clip is letter X. So, instead of clicking the blade tool, kahit nasa selection mode ka, pwede mong i-click yung clip mo, tapos click ka lang ng X. So, yun yung cut ko or split tool. O, parang cut na rin kasi nagka-cut siya eh. Now, another thing is that, kunwari nagka-cut ka. Kunwari dito, cut tayo dito, tapos cut tayo ulit, tapos erase natin tong gitna. So, instead of doing that, punta tayo sa DaVinci Resolve keyboard customization, tapos punta tayo sa all commands, tapos search natin ripple delete. Change nyo lang according to your preference yung ripple delete natin. So, both sa timeline saka sa edit. Save nyo lang. So, since meron ako, close ko na lang ito. So, ang gagawin natin, kunwari meron kayong nakat. Kunwari meron kayong nakat dito. Nakat natin. X natin. Tapos nakat ulit natin. So, gusto nating i-delete to. Instead of clicking backspace, so kung backspace yung i-click natin, ganito ang mangyayari. So, meron tayong gap dyan. Ang gagawin natin, kung R yung gagamitin natin, so kung ripple delete yung gagamitin natin, ito yung mangyayari. Yun.
So, automatically, nag-move yung clip mo. At the same time, kung meron kayong gap, kunwari dito merong gap, click mo lang yung gap, tapos click R, pwede rin yung gamitin, ganyan. So, mag-move din yung clip pag ganun yung ginamit mo. So, again, meron pa tayong additional way para mas mapabilis pa talaga natin to. Kasi itong ginagawa natin, medyo iilang steps pa rin. Kunwari, nagka-cut tayo dyan, nagka-cut tayo ulit dyan, tapos nag-delete tayo or nagre-ripple delete tayo. So, tatlong steps kasi dalawang cut tapos isang delete. Ang gagawin natin, papapilisin pa natin yan. So, itong susunod na shortcut keys na ituturo ko, mas mapapapilis pa talaga. Kasi isang click na lang natin, madi-delete na yung clip at the same time, mamumove na yung clip. So, again, punta tayo sa keyboard customization. So, punta tayo dito sa all commands. Tapos, type natin start to playhead. Meron tayong shortcut key, F1, start to playhead. So, lagay din natin, search din natin, N to playhead. So, nakalagay dito F2. Under ripple pa rin. Tapos, click nyo yung save. Tapos, close. So, kunwari, itong part na to hanggang dito, gusto kong i-delete. So, kunwari, dyan, gusto kong mag-delete. Tapos, i-delete ko ng ganyan. Ripple delete ko. So, tatlong steps or dalawang steps kasi nag-cut ako dito. Tapos, nag-delete ako or nag-ripple delete. And so, instead of doing two steps or three steps, depende kung ilang cuts yung ginagawa mo, ang gagawin mo na lang, click mo yung F1. So, yun. So, bali, na-erase tong part na to at na-move yung clip. So, yun yung isang technique doon. Now, kunwari, itong clip na to, ang end part naman dito, ang gusto mong tanggalin from here hanggang dito sa bandang huli niya, sa may cut, click mo yung F2. Magre-ripple delete din yan. So, one click na lang. So, dito, kunwari, dito, yan, tinanggal ko. Kunwari, itong blank na audio ko dito, so walang nag, so hindi ako nagsasalita dito. Gusto kong tanggalin. Yan, F2. Or click ko, F2. Yan. So, depende na sa inyo yun kung ano yung preference na shortcut key. In my case kasi, F1 saka F2. So, yun yung mga shortcuts na magagamit nyo rin para mapabilis yung edits nyo. So, another shortcut na gusto kong ibahagi sa inyo is yung pag-duplicate ng clip. So, yung pag-copy. So, instead of Ctrl-C ka, tapos Ctrl-V para mag-copy ng clip. Ang gagawin mo lang, press mo yung Alt key, tapos highlight mo yung clip na gusto mong i-copy, tapos drag mo. Yan. Ito, nasa gitna. Ang gagawin mo lang, highlight mo sila, yung clip, tapos press mo yung Alt key, tapos drag mo. Click and drag. Yan. So, yun yung pagpapabilis ng copy-paste ng clips mo. Now, another thing, kung gusto mo namang maglagay ng cinematic bars or kaya tinatawag nating letter box. So, dito sa timeline, hanapin mo lang yung output blanking tapos usually ang ginagamit ko is 2.35 na ratio. So, yun yung cinematic bars na madali. So, buong timeline dito, meron ng cinematic bars. Especially kung ayaw mo nang imano-mano tong paglagay ng cinematic bars, mas madali siya. Kung gusto mo namang tanggalin, punta ka lang ulit sa timeline tapos reset ka. So, mawawala yan. Unfortunately, kung meron kang part lang na gustong lagyan ng cinematic bars, tapos yung ibang part walang cinematic bars, hindi mo siya magagamit. So, ito naman yung ibang technique dyan para maglakay ng cinematic bars kung specific part lang yung gusto mo. So, ang gagawin mo lang, click mo yung effects library, tapos dito sa effects, click mo yung adjustment clip tapos drag mo sa ibabaw ng clip mo na gusto mong lagyan ng effects. Tapos after mo mailagay yung adjustment clip, drag mo lang kung gusto mo malagay sa buong timeline mo. Depende sa'yo. Dito ilalagay natin sa buong sequence na to. So ang gagawin natin sa adjustment clip na yan, maglalagay tayo ng crop. So dito, cropping. So dito sa inspector tab, so meron tayong inspector tab dito. Click mo lang yung cropping. So, sa cropping dito. So, ang gagawin mo lang, adjust your crop top, saka adjust mo rin yung crop bottom. For example, this one, 140 siya. Lagay natin 140. Tapos dito, 140 din. So, meron na tayong cinematic bars. So, itong adjustment clip, hindi lang po ito para sa crop,
kahit anong effect, kunwari gusto mong palakihin yung mga clips mo, ang gagamitin mo, lahat ng under sa adjustment clip, lahat ng clip na under sa adjustment clip, lahat ng to dito sa baba, maaapektuhan yan kung ano yung ginawa mo sa adjustment clip. Kunwari, itong adjustment clip, izo-zoom natin, palalakihin natin, i-scale up natin. So, everything na under sa adjustment clip na yun, mag-iiba yung scale niya. So, lahat ng under ng adjustment clip, yun yung mangyayari. Now, ang DaVinci Resolve, isa sa pinakamagandang feature niya is yung color grading niya. Punta naman tayo sa color grading at ituturo ko sa inyo yung iilang shortcuts na para mapibilis niyo yung pagko-color grade niyo. Kasi hindi makokompleto yung experience niyo sa DaVinci Resolve kung hindi niyo susubukan yung color grading tab niya. Kasi andun talaga yung pinakamagandang feature niya. So, kunwari, meron tayong iba't ibang clips dito. Imagine niyo na lang na iba't ibang clips to. Tapos, punta tayo sa color tab. Kunwari, meron kang adjustment na inilagay sa first clip mo. Nilagyan mo ng saturation. Increase mo yung mid-tones, ganyan. Tapos, yung lift mo, nilagyan mo ng medyo blue. Tapos, yung gain mo, nilagyan mo ng medyo warm. Ganyan. For the sake of example, ito yung ginawa natin na grade. Tapos, yung ibang clip, syempre, walang grade yun. So, walang color yun. So, dito lang tayo sa second clip natin, sa 02. So, ang gagawin natin, kung gusto nating i-copya yan sa lahat ng clips, kunwari, ganyan. Lahat ng clips. Kunwari, lahat ng clips, ito. Itong clip 1, 3, 4, 5, 6, 7. Gusto mong i-copya yung grading mo. Ang gagawin mo lang dyan, i-highlight mo yung clips mo. So, click mo lang yung clip 3, tapos shift, tapos click mo yung clip 7. So, ang mangyayari dyan, mag-highlight yan. So, kung gusto mo rin isama yung clip 1, click mo lang yung control. So, release mo yung shift, click mo lang yung control, tapos click mo yung clip 1. Meron na tayong highlighted na mga clips. Ang gagawin mo na lang, right-click ka dito sa clip 2. So, meron, so nag-right-click tayo, tapos apply grade. Yun. So, lahat ng clips mo, pareho na ng kulay. So, mas mapapabilis siya. So, another way of doing it is you right-click the clip, tapos grab still. So, grab still tayo. Punta tayo sa gallery. So, meron tayong makikita dito. Ito. So, ito yung still frame na nag-grab natin. Itong 1.2.1. So, ang gagawin din natin, i-highlight natin yung clips na gusto nating pagkopyaan. Tapos, right-click ka dito sa still frame na nag-grab mo. Tapos, apply grade. So, yun. Nag-apply ka na rin ng grade. So, lahat ng clip dito, meron ng grade. Ganun lang kadali pagkopya ng grade. Now, kung gusto mo namang maglagay ng parang adjustment layer sa buong timeline mo na iisang effect na ayaw mong mag-copy-copy pa, ang gagawin mo lang, instead of doing it sa clip level, dun ka maglalagay ng effect or kulay sa timeline. So, meron tayong dalawang buttons dito. Isa sa clip, isa sa timeline. So, ang ginawa natin kanina, per clip yung ginawa natin na correction or grading. So, let's just say meron tayong kulay na gustong ilagay sa lahat ng clips na to na ayaw nating imano-mano. So, gusto natin iisang lagayan lang. Wala na tayong kukopyahin pa. Ang gagawin natin, punta tayo sa kabila timeline. So, meron tayo dito. So, maglalagay tayo ng serial node, Alt-S. Tapos, meron na tayong node. Kung wari, gusto nating i-warm lahat yung video clip natin. Check natin, lahat ng clip, warm na. So, lahat ng clip dito, naka-warm na. Kasi, naglagay tayo ng serial node sa timeline, sa buong timeline. So, ganun lang kadali. So, kunwari, meron kang effect na gustong i-achieve sa buong timeline, instead of putting it individually per clip, ang gagawin mo lang, punta ka sa timeline, tapos dun ka mag-adjust. Dun ka maglagay ng serial node at dun ka mag-adjust. So, yun yung mga iilang tips ko na maibabahagi ko ngayon, especially if you are editing in DaVinci Resolve. So, hanggang dito na lang. Again, this is your boy, Jeriel of Jacob Vlog, saying you bye-bye!